Today is October 15. Again, this is Dr. Greville Galindon. Ito po yung gagawin ko na po na last video patungkol po sa COVID. First of all, I want to thank lahat po ng subscribers ko sa YouTube. Meron na po tayong 1,500. So, para sa akin, malaki na yun. Hindi ko nga akalain na magkakaroon ako ng 1,000 eh. So, milestone na po yun para sa akin. So, sa ngayon, meron na akong 1,500 subscribers sa YouTube. And, this will be my last video with regards to the pandemic, yung COVID-19. Yung mga susunod na video na ipopost ko, puro mga ano na, mga vacations. So, itong month ng October tsaka November, kumbaga eh, I will take a break naman. The reason behind that, because yung, kung matatandaan po ninyo, noong 5 months ago, nag-post ako ng video entitled Possible Treatment for COVID-19. In fact, I was wearing the same shirt noong time na yon. So, feeling ko lucky shirt to eh. So, ayun. So, that was 5 months ago. So, a lot has happened already. In a matter of 5 months, hindi ko na hihimay-himayin. Maraming pinagdaanan, maraming pagsusubok, maraming criticisms, and also marami rin pong nag-reject ng mga proposals ko. Pero, meron din namang mga tao na na-convince regarding doon sa treatment ko. Kaya po, naghihintay na lang po ako ngayon na matapos. Kasi simula po noong September, kumbaga eh, para sa akin, nagawa ko na yung hardest part. Yung contribution ko. That is to prove that the treatment is safe and effective. Kasi natapos ko na po yung mga case protocols ko. Yun na po yung ipepresent natin pag dumating ang panahon kay President Duterte. Kasi po, noong October 8, actually, na-file na po yung patent noong treatment. Kasi before po namin ipa-approve sa FDA, eh, sinisigurado po pahumuna namin na magkaroon po ng patent muna yung treatment. Kasi natatakot po kami baka mapunta sa ibang tao yung science behind this treatment. So, mas minabuti ho namin na ipatent muna bago dalhin sa FDA. Nakakatakot po kasi na pag nalaman po ng ibang kumpanya na merong existing na treatment, tapos medyo greedy yung kumpanya na yon, syempre magsisingil sila ng sobrang mahal na charge sa mga COVID cases. So, sa akin, actually kung ako masusunod, dapat nga po libre. Eh, kaso nga po, sa dami rin po ng nagastos para lang po ma-patent. In fact, pina-analyze pa yung gamot sa ibang bansa. Tapos, basta hindi ko nasasabihin po yung mga detalye, pero medyo may cost in terms of pagod, puyat, sakripisyo, and then syempre yung monetary bago tayo makarating doon sa ating goal. We are
para sa akin, we are already halfway through the journey towards doon sa pagpepresenta ng treatment to President Duterte. Hindi pa niya ho alam to. That's why nakikita ko rin sa news na talagang nakatutok pa rin po sila. Sa in fact, I just read na kumukuha pa ho siya ng pondo para po sa vaccines. Now, para sa akin, mas gusto ko po kasi na mas mabuti po kasi na treatment na lang para magkaroon po tayo ng herd immunity. At the same time, hindi na ho matakot yung tao. Kasi para sa akin, pag lumabas po itong treatment na to, yung COVID-19 na sakit, para lang siya magiging common flu na lang. Plus, at the same time, wala naman po akong na-encounter na side effects. So, again, this will be my last vlog regarding COVID. Hihintayin na lang po natin dumating ang panahon na ma-approve yung gamot sa FDA and then eventually ipresent kay Duterte. Ang pinapush po natin is sana bago magpasko ma-i-announce na ito na meron na pong existing na treatment. Yung 1,500 na subscribers ko ngayon, sinisigurado ko lang po sa inyo kasi hindi ko lang po alam kung magkano po lalabas yung treatment, kung magkano po per treatment session, kumbaga. Hindi ko na po yun kontrolado. Pero, definitely, mas mura po ito kaysa magpa-hospital kayo. Okay? This is a matter of time na mailakad natin sa taas. So, titingnan natin kung ma-approve. Paglaho tayo sanang magkaroon ng problem with regards to the approval. So, hopefully by December, may announce na natin na this treatment is already available. In terms of safety, yes, it's safe. Kakalabas lang po noong biochemical analysis noong gamot. So, doon naman na nakita na puro ano lang po siya. Composed of mainly vitamins, minerals, and amino acids. So, yun yung mga components niya na all natural. Wala naman po lumabas doon na synthetic na mga gamot. Unlike po yung Chinese medicine na in-approve ng DOH, in-house ko na rin po yun. Hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng Chinese herbal medicine na yun. Pero according sa mga articles na nababasa ko, meron po siyang component na ephedrine, which is a main component ng shabu. So, yun. Itong treatment ko, according dun sa lumabas na analysis, kahapon ko lang po na kuha yung final report, October 14. Lahat po ng biochemical component noong mga vials, which is nandun yung gamot, lahat po is natural. So, I don't think na magkakaroon po tayo ng side effects sa mga pasyente. Kung magkaroon man, very minimal lang. Pero, tingin ko wala. Kasi, all natural lang. Now, kumpara sa remdesivir, from an average of 15 days, it can lower down the illness to 11 days. Okay? Itong sa akin, yung na-discover ko na treatment, can lower down the treatment to 6 days. The most is 10 days. So, 6 to 10 days. Tapos, at the same time, as compared to remdesivir, meron po siyang 21% rate ng side effects. Nandyan nagsusuka yung mga pasyente, natutuwal, so, nahihilo. So, yun yung mga side effects kasi antiviral drug yun. So, ito naman, wala rin akong ini-expect na may encounter na side effects because, as I have told you, upon biochemical analysis noong treatment, all natural yung mga components. So,
wala po tayong magiging problema. Again, thank you po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Yung kasi nasa 1,500 sakto ah. So kaya tayo nag medyo ano rin, nagse-celebrate din ako syempre. Hindi ko in-expect na makaka 1,500 ako eh. Hindi ko nga in-expect na makaka 1,000 ako eh. So thank you. Ang promise ko po sa inyo, pag pumutok po itong balita, total naman, kayo lang naman po yung nakikinig sa akin. So, huwag nyo nang i-share to. So, quiet na lang. So, kayong 1,500 na subscribers ko, ang promise ko po sa inyo, pag pumutok po itong balita na ito, pipilitin po nila yung kumpanya na nag-handle ng gamot. Pipilitin po nila na i-push kay Duterte at ma-announce before magpasko. So, ang promise ko po sa inyo, whatever, kung kayo po yung nagkaroon, whatever po yung i-dictate ng kumpanya na price ng treatment, eh, bibigyan ko po kayo ng 50% na discount. Okay? So, again, promise ko po yan ha. Dito sa 1,500 na subscribers ko, stay put until December. Wala na po akong ipopost regarding COVID. Pahinga muna. So, siguro all throughout October, November, sabi nga ni spokesperson ng Malacanang, si Harry Roque, break muna. Nakakabasa ko lang kanina, break muna. Pahinga muna tayo. So, lahat po nang ipopost natin, katulad niya nung last time nang galing kami sa La Union, so, yun na yung first vacation namin na nasa beach for this year. So, ano muna, medyo laylo muna tayo. So, again, promise, 50%. Pero, wag naman sana na magkaroon kayo ng COVID. Pero, just in case lang, ang pangako ko sa inyo is 50%. Sa mga avid followers ko sa YouTube, yung mga nanonood talaga, yung mga nagsusubaybay, even way back before pa, nung nagkaroon ako ng problem, nung nagkaroon ako ng, kumbaga, pinagbintangan ako na ako'y scammer daw. So, ayun. So, thank you again. Huwag po kayo magsasawa na manood ng mga vlog ko. Diyan lang kayo. Hintay-hintay lang. Mga ilang buwan na lang to. Matatapos na rin yung problema natin sa COVID-19. Good night!